Grabe, no? So kung meron talagang award sa most honest government employee, for sure, ang pwede nating awardan ay si Harry Roque. Many times, Vice President Lenny Robredo was accused to be anti-government, anti-Duterte, ayaw makipagtrabaho sa Pangulo, puro batikos ang ginagawa. But did you know that there was actually an instruction from the President asking Vice President Lenny to stop from attending any cabinet meetings in Malacanang? So ang katotohanan, hindi dahil ayaw makipagtulungan ni Lenny. It's the other way around, ayaw nila siyang katrabaho. Or ayaw talaga nila siyang magtrabaho para wala siyang mapakitang accomplishment. Buti na lang, screenshots are forever. So good job, Attorney Barry. Buti na lang na-save mo itong screenshot na to. Because screenshots are forever. So guys, here's a snip of Vice President Lenny's resignation as HUDCC chairperson. So she submitted this after she was told not to attend any meeting. So guys, anong sinasabi nyo ngayon na ayaw ni Lenny makipagtrabaho sa gobyerno? Na puro critic lang siya. Isa lang ang nakikita ko dito, ayaw ni Presidente Duterte na masapawan siya ni Lenny kapag nasa cabinet meeting siya. Okay na din yun kahit wala siyang posisyon sa kabinete kasi madami pa rin naman siya nagagawa. Marami lang talagang mga diehard DDS na, alam mo yun, dinidiscredit yung mga actions na ginagawa ni Lenny or pilit lang talaga magbulag-bulagan. Tell me how you feel about this. Write something on the comment section and let's make this trend.